Magandang magandang umaga sa bawat isa at magandang magandang umaga rin sa lahat ng sumusubaybay sa kani-kanilang mga tahanan. Nasaan man kayo, ang aking pakiusap po lamang ngayong umaga ay hanggat maaari po, huwag po kayo gumawa ng kahit ano para hindi po tayo maistorbo at lubusan natin maintindihan ang kalooban ng Diyos sa atin sa ating panahon. Kaya please po sa lahat po ng nasa kani-kanilang mga tahanan o nasaan mang kayo, ibigay po natin ang pinakamataas na paggalang po sa ating Panginoon. Kung meron po kayong kausap sa kasalukuyan, tigil po muna dahil paggalang po natin sa ating Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, meron po akong instruction. Ano po, sa akin lamang po kayo ngayon makinig dahil ito'y nais ng Panginoon. Ito'y para sa ikabubuti mo. Dahil ang ating topic ngayong umaga ay sadyang napakahalaga. Kaya sa tuwing tayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon, atin pong ibigay po ang pinakamataas na respeto. Okay? So, yun po yung aking godly advice ano po, sa bawat isa po sa atin. Tayo po yung muna yung manalangin. Dakilang Ama, marami pong salamat sa araw na ito na muli po kami makapakinig ng iyong banal na salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang inyong presensya, ang inyong espiritu, ang siya lamang mamuna sa inyong lingkod. Bigyan niyo po kami ng lubos na pangunawa po, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng naririto sa lugar na ito at marami din pong salamat sa lahat ng nakikinig online. Sinasamba ka po namin at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng amin. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga, okay, ay pinamagatan kong ang dalawang dapat gawin bago ang pagdagip, o kung sa Ingles, before the rapture. Two things we ought to do before the rapture. Dalawang bagay na dapat nating gawin bago dumating ang pagdagip o pagkuha ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sinabi ko po ito na napakahalaga sapagkat sa ngayon, bali-balita po natin sa bawat kontinente ng mundong ito ay napakalawak po ang tinatawag na quarantine. Buong mundo po. At ang paglaganap po ng sakit na ito na COVID na iba't ibang level sa ngayon, Omicron, at sa aking pagbabasa ay mukhang mayroon pang mga darating. Okay? So, ang tawag nila ay nasa phase 3 o 4 pa lang tayo. Pero sa mga balita, may mga darating pa. Kung kaya, napakahalaga po ang topic na ito sapagkat sinabi po ito ng Panginoon, nakasulat na ang COVID na ito. Ang tawag po dyan sa Biblia ay pestilence, sakit na nakamamatay at nakakahawa. At ito'y darating, ang pestilence na ito, kasama sa sign ng muling pagbabalik, sign ng rapture, sign ng pagkuha sa mga Kristiyano. Okay? So, napakahalaga po itong ating pag-uusapan. Sa 1 Corinthians chapter 15, ito po, yung ating himayin ngayong umaga, beginning verse 14. Okay, beginning verse 14. May mga katawang panglangit at mayroon namang panlupa. So, dalawang klase ang katawan. Ang katawang panglupa ay ito at meron pong katawang panglangit.
na yan ang ibibigay ng Diyos sa atin sa pagkuha niya sa atin. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahan panglangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin. Sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ng liwanag. Ganyan din, sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawan muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling binuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panglupa, mayroon din katawan panglangit. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang unang tao si Adan ay nilikha, binigyan ng buhay. Ang muling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Tinutukoy po, si Adan ay yun po, dala niya ay itong katawang panlupa. Ngunit si Kristo po ang nagbibigay ng katawang panglangit. Okay? Narito po yan sa Banal na Kasulatan. Sa buong chapter 15 ng Corinthians, makikita po natin yon. Hindi mauuna ang panglangit, ang panglupa muna bago ang panglangit. Okay? Kaya si Adan muna bago dumating si Kristo. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa lupa, sapagkat siya ay mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panglupa ay katulad ng nagmumula sa lupa. Ang katawan panglangit ay katulad ng nagmula sa langit. Okay? Si Kristo, nung siya ay nabuhay magmuli, nagkaroon po siya ng tinatawag na katawan panglangit. Okay, glorious body. At si Adan, ito po yung katawang panglupa. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panglupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung napakahalagang katotohanan na maunawaan po natin. Itong katawang panglupa na ito, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, pagtunog ng trompeta ng Diyos, okay? Naroon din po yon, cross-reference po natin, 1 Thessalonians chapter 4, from 15 to 17. Okay? So, hindi magmamana, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, itong katawang ito, kailangan po ito ay palitan ng tinatawag na heavenly body. Okay? Papalitan po ito ng makalangit na katawan. Ito po yung gagawin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pagtunog ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat, ang ating katawan na bubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. So, mapapalitan po itong mortal body na ito, katawang panlupa, into immortal body. Ito po ang gagawin ng Panginoon. Kasi hindi na po magmamana itong natural na katawan natin ito or mortal body na ito, hindi makakapasok sa langit ito. Kailangan muna baguhin ito ng makalangit na katawan. Okay? Kung kaya't ang ating Panginoong Jesus ang siyang unang nagkaroon po ng tinatawag na transformed body or immortal body. Nung siya'y nabuhay magmuli, okay?
umakyat po sa langit, ang katawan niya nung siya'y huling nangaral, huling nagbigay ng tagubilin sa kanyang mga disciples, ay yung katawang panglangit. Hindi na mamamatay. Okay? Dahil itong mortal body na ito, mamamatay ito. Pero kapag pinalitan na ito ng immortal, wala na po itong kamatayan. Kaya tataglay na po natin yung tinatawag na buhay na walang hanggan o wala ng kamatayang buhay. Ililipat po tayo sa hinanda ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di mabubulok at ang may katawan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi ng kasulatan. Nalubig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Doon po sa Isaiah 25 verse 8, pinrophesy na po ito. Sinabi na po ito ng Panginoon sa mga anak niya, sa mga nananampalataya sa kanya. Okay? So, binanggit po ulit ng ating kapatid na si Pablo, nasaan na o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na o kamatayan ang iyong kamandag? Yun po'y nakasulat sa Isaiah 25 verse 8. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Wow! Nilubing ng Panginoon, Panginoong Jesus, ang kamatayan. Okay? Kailangan po siyang mamatay dun sa kanyang katawan dahil po tinubos niya tayo. At siya po'y pinagtagumpayan niya ang kasalan, ang kamatayan. Nabuhay po siya magmuli. Kaya kung tawagin dito sa banal na kasulatan ay magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya nga po dun sa John chapter 14, ang sabi niya, let not your heart be troubled. Nung siya po ay aakyat na sa langit, pinaaralan niya ang mga tagasunod niya. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong magumilahanan. Huwag kayong matakot. Ano sabi niya? I will now go and prepare a place for you. Ako'y lilisan sa mundong ito at maghahanda na ako ng mansion para sa inyo ng mga tagasunod ko, ng mga nananampalataya sa akin. Okay? Ito po yung malinaw na sinabi ng ating Panginoon. Pero sa kanyang, yun nga po, sa kanyang pagbabalik, papalitan niya na po yung katawan na meron siya, yun din ang gagawin niya sa ating mga katawan. Papalitan niya ito ng makalangit. Katawan na hindi na namamatay. Okay? Katawan na wala ng hanggan. Ito ang ultimate plan of God for all humanity. Ayaw niya na merong mapahamak. Kung kaya pinahayo niya ang kanyang mga disciples at inabot po tayo at narito rin po ako ngayon na ipinapahayag ko rin po ang mabuting balita na pinagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kamatayan. This is the gospel. This is the good news na si Jesus Christ ay pinagtagumpayan niya ang kamatayan, nabuhay siya magmuli, at meron po tayong katagumpayan lahat ng nakipag-isa kay Hesu Kristo. Kaya nga sabi dito, magpasalamat kayo sa ating Panginoong Jesus dahil binigyan na tayo ng katagumpayan. Binigay niya sa lahat ng nananalig sa Kanya. Okay? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinan. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ito po yung dalawang bagay na sinasabi ko po sa inyo.
Ano po yung ating gagawin bago dumating po ang rapture o pagdagip, pagbabalik ng Panginoon at kukunin niya ang kanyang mga anak. But before we go, okay? Dito sa last verse na ito, sumaglit po tayo doon sa First Thessalonians. Okay. Chapter First Thessalonians, babalikan po natin yan. Chapter 4, verse 15. Tingnan niyo po ito. Ito ang katuruan na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa. Tayo mga natitira pa. Hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos. Inulit niya ulit, okay, ni Pablo, ang kanyang sinabi sa mga taga-Korinto. Sinabi niya rin ito sa mga taga-Tesalonica. Ito po yung iniikot ni Pablo. Iniikot niya po yung noong kanyang panahon, ang kaya niyang abutin. Naglalakbay po siya. Inispend po niya the rest of his life preaching this gospel of our Lord Jesus Christ. Ano po sabi niya? Sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos na tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, alam niyo, nag-aantay na lang po tayo mga kapatid sa trompetang iyan. Trompeta ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat ng mga senyales o signs ng kanyang pagbabalik ay naririto na. Nandiyan po yung wars, rumors of wars, nation against nation, kingdom against kingdom. Nandiyan na po yung earthquake. Nandiyan na po yung pestilence. Ito nga po ang COVID na ito. Sakit na nakakahawa. Noon, minsan ay barangay lamang. Isang barangay. Minsan isang probinsya ang tinatamaan ng pandemya. Kaya lang, grabe po ngayon. Buong mundo. At ito po ay nakasulat na sa Matthew 24. Mababasa po natin dyan yung mga signs na yan. Kaya sabi po dito, pagtunog ng trompeta, trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So ang lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng nananampalataya kay Kristo, ang gagawin ng Panginoon ay bubuhayin niya muna lahat sila sa pagtunog ng trompeta. Bubuhayin sila. Kaya, ang sabi po dyan, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Kung tawagin po natin ito sa Ingles ay rapture. Kung tawagin po natin ito sa Tagalog ay pagdagip, pagbalik ng Panginoon sa pagkanyang pagparito muli. Dadagipin niya tayo. Irarapture tayo. Kukunin tayo. Okay? Kaya nga po ang sabi ni Pablo doon sa ating pinag-aralan kanina, binasa po natin sa chapter 15 ng 1 Corinthians, babaguhin niya muna. Okay? Kaya sabi nga dito ay, sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na ito. Wow! Kailangan pala tayo magpapaalalahanan. Kailangan po tayo magpapalakasan. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay ngayon mo lamang narinig ang mensaheng ito, hindi po ito aksidente. Kailangan may gawin ka.
Kailangan isa puso mo. Huwag mo baliwalain ang mensaheng ito. Dahil ang mensaheng ito, kung ngayon ka lamang nakarinig, ito ay binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya para makasama ka sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, bubuhayin niya muna ang lahat ng mga nanalig sa Kanya. Bubuhayin sila. At tayo naman, nananampalataya pa na natitira pa sa mundong ito, ay kasama natin ang mga binuhay niya, salubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. At dadalhin na tayo sa eternal kingdom, sa eternal home, yung mansion na Kanya hinanda sa bawat nagbalik-loob sa Kanya. Sa bawat nananampalataya at nabubuhay para sa Kanya. Okay? So, doon po sa chapter 5 ng 1 Thessalonians. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kung ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, kung ikaw ay nabubuhay para sa Panginoon, kung ikaw ay binibigyan mo ng halaga ang Diyos sa buhay mo at ipinamumuhay mo ang Kanyang kalooban, hindi ka mabibigla sa muling pagparito ng ating Panginoon. Bakit? Ikaw ay nakahanda sa muli niya pagbabalik. Hindi ito isang magnanakaw ang sabi dito, dahil alam na alam mo na siya'y darating at tutunog ang kanyang trompeta sa kanyang pagdating. Tuloy po natin yung pagbasa. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. So, meron pong dalawang klase. Tawag po sa mga nagpapasakop sa Kanya, nagbalik loob sa Kanya, sa mga tumanggap sa Kanya, at nabubuhay para sa Kanya, ang tawag po sa atin ay anak ng liwanag. Tayo po ay nasa panig ng araw. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo ay sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng ating Diyos. Ito po yung gagawin natin. Ang sabi niya, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong sinasabi siya, gabi, natutulog ang mga tao. Meron pong araw. Ang sabi niya, ang mga taong nasa Panginoon ay nasa panig ng araw. Hindi tayo nasa panig ng kadiliman. Tayo nasa panig ng liwanag. Yan po ang sabi. Ang mga taong nagpapasakop, nabubuhay para sa Diyos, ginawa niyang Panginoon tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus, ang tawag po sa atin ay anak sa liwanag. Ngunit ang mga tao sa gabi, ito po yung mga taong natutulog. Ibig sabihin, walang pakialam. Ang isang taong tulog, walang pakialam. Sa katotohanan, walang pakialam. Sa Panginoon, yan po yung mga taong nasa kadiliman. Tulog sila sa katotohanan. Nagtulog-tulugan sila sa katotohanan. Okay? Nagbingi-bingihan sa katotohanan.
Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? I am the way, the truth, and the life. Siya po ang katotohanan. Ang ipinapangaral ko po sa inyo ngayon ay ang kanyang salita, salita ng katotohanan. Kaya kung meron dito na sa panig pa ng gabi, binabaliwala mo ang warning, binabaliwala mo ang ibinibigay ng mensahe ng COVID, ibinibigay ng mga preachers, napakaraming nangangaral po ngayon, napakarami po ang mensahe ngayon patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ang mga taong nasa panig ng kadiliman, wala silang pakialam. Sila'y natutulog, tinutulugan po nila ang katotohanan. Okay? Tuloy po natin. Dahil dito, excuse me, sa verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay, nasa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So maglit po tayo dito sa 1 Thessalonians na ito dahil binanggit po ni Pablo dun sa una natin binasa sa Korinto. At sa ating pagtatapos, balikan po natin yon sa 1 Corinthians. Balik po tayo sa ating inumpisan kanina. Okay, doon po sa 58, dito po tayo magtatapos. Dalawang bagay na dapat mong gawin, dapat kong gawin, bago dumating ang Panginoon. Bago tumunog ang trompeta ng Diyos. Bago baguhin ng Panginoon ang katawang ito. Okay? Kaya nga, mga minamahal, kung kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinan. Ito po yung una natin gawin. Napakaraming pagsubok, napakaraming problema, napakaraming nangyayari sa kapaligiran. Ang turo ng ating Panginoon, be steadfast, magpakatatag sa iyong pananampalataya. Magpakatatag sa iyong pag-asa sa Panginoon at sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Magpakatatag sa anumang hinaharap po natin. Huwag po tayong matitinag. Kapag sinabing matinag ay nagpapa-apekto sa mga trials, sa mga problems, nagpapa-apekto kay Satanas. Tandaan po natin ito. Anything that will bring discouragement in your life, that's from the devil. There are people that might offend us. Ang turo ng Bible ay ganito. Magpakatatag ka. Focus your eyes on the Lord Jesus Christ. Dahil si Satan, busy siya to bring discouragement sa bawat isa. So magpakatatag po tayo. Huwag po tayo magpatinag. Remember this. Ano ang pangako ng Panginoon? Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Ano man ang iyong kalagayan, kaya niyo maghimala. Lumapit ka lang sa kanya, magpakatatag. Huwag ka matitinag. Huwag mo hayaan na ang tampo o ang galit ang siyang mangibabaw sa atin. Binasa ko po sa inyo yan kanina. Okay? Yung patungkol po sa magpakatatag kayo. Sabi niya doon sa Corinthians, sa 1 Thessalonians kanina, magpakatatag kayo na mayroong pag-ibig. Bakit? Sa ngayon, so easy ang mga tao to get offended. Yung magpagtatampo. Mga kapatid, alisin po natin lahat ng uri ng pagtatampo. Alisin po natin ang lahat ng uri ng galit. Dahil ang sabi ng Panginoon, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at magpakatatag po tayo sa ating pag-ibig. Kapag sinabing pag-ibig, we are so willing to take away, to give up hatred in our hearts because God said, forgive so that your Heavenly Father will
forgive you. So let us forgive. If people offended us, whatever negative these people brought into your life, let us learn to take away those hurts, because God is commanding us to be strong in our faith and in love. Okay? So, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Huwag po tayo magpatinag sa anumang kalagayan, anumang pangangailangan. God is able to carry us through. Nandiyan ang mga problems, trials. Anong sabi ng Panginoon? God, He will make a way for us to overcome. He overcame and we can also overcome. Okay? So, mga kapatid, ito po yung una na gagawin po natin bago dumating ang rapture. Okay? Bago dumating ang pagbabalik ng Panginoon. Why am I sharing this? Because, again and again, nandiyan po yung mga balita patungkol sa COVID. Instead na tayo po yung matakot, magpakatatag po tayo, huwag po tayo matitinag sa anumang hinaharap po natin. And the last, number two na dapat po natin gawin, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Maging masipag sa paglilingkod, yamang hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa ating Panginoon. Una, maging matatag, huwag matitinang. Pangalawa, magpakasipag. Magpakasipag po tayo sa ating paglilingkod. Para maging effective ang ating paglilingkod, let us do our Bible reading. Let us do our personal devotion. And let us do prayer. Let's keep on praying para maging effective po tayo sa ating paglilingkod. Ang sabi ng Panginoon, maging masipag po tayo sa ating paglilingkod. Yamang, hindi nasasayang ang ating pagpapagal. Napakahalaga ang pagiging masipag. Bakit? Napakarami pang tao ang natutulog. Napakarami pang tao ang nasa dilim. Napakarami pang tao ay nasa panig ng gabi o panig ng dilim. This is the very reason why Paul gave us this instruction. Magpakasipag po tayo. Sabi ko nga kanina, may kausap ako. Dumaan yung isang kabataan namin galing Pasay. Dumalaw kanina. Anong sabi ko sa kanya? Napakadali na ngayon ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Nandyan yung internet. Nandyan yung Bible. Apps. Nandyan yung mga mensahe na pwede mo ibahagi sa inyong mga kaibigan na hindi pa nagbabalik loob sa Panginoon. Nasa panig pa ng kadiliman. Magpakasipag po tayo. I-share ang messages na ito. You can share this sermon, this teaching, this preaching as many as you can. Hanggat maaari nga sa iyong mga FB friends, huwag natin ikahiya ang katotohanan. Huwag natin ikahiya ang mensaheng ito. And I have so many teachings sa JGSF GMA. You can go to that sa ating dito sa YouTube na ito. Okay? Just search sa ating Facebook account. Okay? JGSF GMA. Magpakasipag po tayo. Let's keep on sharing. Nakikiusap po ako sa inyo. Kaysang isi-share niyo yung mga nakakatawa na mga gusto niyo i-share,
mga bagay na hindi mo naman sinasabi masama ang mag-share ng gusto mo i-share. But, bilang tugon sa mensaheng ito, sa ikaliligtas ng mga FB friends po natin. So, yun po ang nais ng Diyos na ihatid sa atin ngayong umaga. Now is the time na tayo maging matatag, lalo maging matatag at huwag matitinan. And number two, magpakasipag po tayo. Yamang, hindi nasasayang ang ating pagpapagal para sa ating Panginoon. Shall we bow our heads and let us pray? Kayo na nasa inyong mga tahanan, manalangin po tayo ng taimtim na ang mensaheng ito ay lubos na maghari, maging bahagi ng ating buhay. Dakilang Ama, maraming po salamat sa araw na ito, sa oras na ito, na nakapagbahagi po ang inyong lingkod ng inyong kalooban. Panginoon, pagpalain niyo nga po, O Diyos, ang bawat naririto sa lugar na ito. Ganun din po, Lord, sa mga nasa online viewers po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Gawin niyo nga pong matatag at gawin niyo nga pong masipag ang bawat isa sa amin. Salamat po sa instructions niyo, Panginoon. Mahal niyo nga po kami. Mahal niyo nga po kami, Panginoon. Kung meron man ngayon sa oras na ito na nanglulupaypay, in the name of Jesus Christ, be strong, be steadfast. God in heaven, kung meron man tinatamad ngayon, Panginoon, alisin mo po ang katamaran. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang uri ng katamaran sa iyong mga anak. Bagkus, gawin nga po namin, O Diyos, ang instruction mo na kami magiging masipag to share the good news, to share messages. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I ask you now, Lord, to heal those brethren who are suffering from all forms of illness, sicknesses, in the name of Jesus Christ, lay your hands upon your people. Bring healing. Release your miracle. Release your healing. And for those who have prayer request, in the name of Jesus Christ, grant, Lord, their prayer request. I pray, God, for your miracle to come. Send, O Lord, your miracle to your people. Meet all their needs. Consider all that their burdens right now. Thank you, Lord, for answering all our prayers. Thank you for answering all our prayers. And thank you, God, for your word to us this morning. We give you the highest glory and praise. Take all the glory. And thank you, God, for allowing us to be used to bring salvation. Maihanda ang mga FB friends po namin, mga relatives po namin. Thank you, God. Thank you, God, for your word. In Jesus' name. Everybody say amen, amen, and amen. God bless everyone. Keep on sharing, as I have said, because we love them. In Jesus' name, amen. Bye.